So guys, season 12 na po to ng What Is Written Truly Happened. Glory be to God po. Thanks be to God. At maraming maraming salamat po sa lahat ng nagtatapos ng mga content ko na to mula season 1 hanggang season 12. Season 12 na po to guys. What Is Written Truly Happened. Bali part 22 na po. Maraming maraming salamat po talaga. Si God na po ang bahala sa inyong lahat, sa ating lahat. Mag-ingat po tayo lagi, maging vigilant po tayo sa lahat ng nangyayari sa paligid natin, sa mundo. Maging prepared po tayo, wala na po tayong magagawa talaga guys. Palakas po ng palakas ang mga facts and evidence na talagang nandun na po tayo sa papunta na po ang mga pangyayari sa mundong ito, ipapunta na po talaga sa Great Tribulation na inaabangan ng humanity ng buong mundo. Malapit na po talagang bumalik ang bigatin saan. Malapit na po nating makakamit ang salvation at ang justice na hinahangad ng bawat isa sa atin. Magpatuloy-tuloy po tayong magpakabuti, magpakatuwid. Daanan po natin talaga guys, araw-araw ng buhay natin, ang makipot na daan na papunta sa katuwiran ng ating Creator, kasi malawak at maluwang po ang daan papunta sa kapahamakan. Huwag po nating masyadong ipokus ang ating puso at isip sa lahat ng mga material na bagay dito sa mundo, kasi yan po ang maglalayo ng pagmamahal natin sa ating Panginoon at magpapahamak sa atin upang hindi natin makamit ang kanyang dakilang pagliligtas. Amen to that. To God be the glory po ulit. So tuloy na po natin yung kay Simon. So guys, bali nga po si Simon, later on, nag-matured na siya. So, ito naman pong kuya niya. Ito naman pong kuya natin ang pagbalingan natin ng konting panahon. So, piniprepared na po siya ng mga pinuno ng zealots para maibigay sa kanya ang kanyang first assignment na magiging assassin siya. So, matibay na po siya, matatag na po siya kasi more or less po 25 years silang nagkalayo ng kanyang kuya. So matanda na po sila pareho. Magpi-50 na po yung kuya niya, tapos si Simon po magka-40 na, magpo-40 years na. Imagine niyo po yung mga panahon na hindi sila nagkita. So ano na po kayang nangyari sa isa't isa, di po ba? Kasi yun nga po, 5 taon, 1 taon, 10 taon ano pa po kaya yung 25 years na hindi mo makita ang kamag-anak mo? Nakadugo mo talaga. Nakunsawan talagang part ng buhay mo, flesh and blood. So guys, sundan nyo po. Maraming maraming salamat po. Lagi po nating patatagin ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi siya po lang ang pwede nating kapitan, ang mag-ama lang po na yan,